inyong telepono. Sama-sama po nating awitin ang pambungad na awit. Inang sakdalinis kami ay hihingi sa Diyos sama namin awang minimiti. Ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Martes, 12th Linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang iyong ngalan. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abram, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak.
Si Lot na laging kasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawa nilang dalawa sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, "Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila." Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Noo'y hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan, namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupang natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga ina po ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iya'y ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Manroe. Nagtayo si Roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Yoong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal,
sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong ebanghelyo ay parang pinagdugtong-dugtong na mga kasabihan ng ating Panginoon. Ito'y bandang hulihan ng tinatawag na Sermon of the Mount. Kung naaalala niyo po yung walong beatitude, yung walong binanggit ng ating Panginoon na mapapalad, yun po ang simula nito. At ito'y bandang hulihan na po ng Sermon of the Mount ng ating Panginoon. Kaya bilang panghuli, ito ang ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Tatlong bagay po ito. Ang una ay ang nilalayo ng ating Panginoon, ang mga bagay na dapat pahalagahan ay pahalagahan at hindi dapat ibigay sa mga hindi nagpapahalaga. Kagaya ng pananampalataya, hindi dapat ito ibigay sa hindi nananampalataya. Kaya nga ang hinalimbawa dito ng ating Panginoon, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Kahit ang inyong mga perlas, huwag ninyong ibibigay sa mga baboy dahil yuyurakan at yayapakan lamang ang mga iyon. Ibig sabihin ng ating Panginoon, ilagay sa tama kung ano ang paglalagyan at kung ano ang karapat-dapat na paglagyan. Nang sa ganun, hindi masayang ang mga bagay na inyong pinaghirapan. Ikalawa, ang paggamit niya ng tinatawag na kasabihan ng gininto ang aral. Kung babalikan po natin bago po ang ating Panginoon, marami na pong mga nagsabi ng ganitong gininto ang aral, but in a negative construction. Subalit dito mapapansin po natin, positibo po ang pagkakabigay ng ating Panginoon nang sabihin niyang gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Para bagang ipinapaalala ng ating Panginoon na ang mga bagay na dapat nating gawin para sa ating kapwa, na gusto rin nating gawin ng ating kapwa para sa atin. At ito yung kahit po si Confucius, si Buddha, ay mayroon mga ganitong golden rules na tinatawag. Subalit, ang kanila in a negative construction nga po, anong sabi nila doon? Huwag mong gawin ang bagay sa iyong kapwa na ayaw mong gawin nila sa iyo. Subalit, ang ating Panginoon ay, ang mga bagay na mabubuti, gawin mo sa iyong kapwa. Nang sa ganon, gawin din nila sa iyo ang mabubuting bagay. At ang ikatatlo ay ang pagpasok sa makipot na pintuan, na kung saan ang sabi po dito ay maluwag ang pintuan patungo sa kapahamakan, samantalang
makipot ang pintuan patungo sa buhay. At ang ating pinakakongkretong makukuhang halimbawa dito ay ang ating unang pagbasa na kinuha po natin sa aklat ng Genesis, na kung saan si Abram, ang kanyang pangalan dito ay Abram pa lang. Alam natin na babaguhin ito ng Diyos, magiging Abraham ito, dahil siya ay magiging ama ng salit-saling lahi. Ano ho? Sabi sa ating unang pagbasa, mayaman na si Abram. Alam natin kahapon, ang ating unang pagbasa ay karugtong dito, na kung saan ay settled na sana si Abram sa kanyang lugar. Marami na rin po siyang livestock doon. Nandoon ang kanyang mga kamag-anak, subalit iba't iba ang sinasambang Diyos ng kanyang mga kamag-anak. Kaya gustong ihiwalay ni Yahweh si Abram sa kanyang mga kamag-anak, na tanging si Abram lamang at ang kanyang pamangking si Lot ang kumikilala kay Yahweh. Kaya pinaalis ni Yahweh si Abram doon at binigyan ng lupa. Kaya nga ang ating unang pagbasa ngayon, ang sabi ay mayaman na si Abram, maging ang kanyang pamangkin na si Lot, marami na po silang mga livestock, marami na silang mga hayop. At that time kasi nakabase ang kayamanan kung marami kang inaalaga ang hayop. Kaya nagkakaroon ang tao noon ng mga tauhan para magbantay ng kanilang mga hayupan, baka, asno, kambing o kung ano man na mga livestock na nandoon sa kanila. Subalit, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil ang kanilang hindi pagkakaunawaan, hindi dahil nag-aaway si Abram at ang kanyang pamangking si Lot, kung hindi dahil sa kanilang mga tauhan, nag-aagawan ng mga balon o kaya'y ilog na pagpapaimnan sa kanilang mga hayupan. Kaya ano ang sabi ni Abram? Kinausap niya si Lot. Ano ho, ito ang maituturing nating narrow gate ni Abram. Makitid na pintuan dahil sa pag-usap niya kay Lot na sa halip na siya ang pumili dahil siya naman ang kinausap ng Diyos at pamangkin lang niya si Lot. Ano ang ginawa ni Abram? Sinabi niyang, maghiwalay na tayo at sa ating paghihiwalay, ang ginawa ni Abram ay pinapili niya ang kanyang pamangking si Lot kung saan nito ibig. Ano ho? Sabi ko nga kung ordinaryong tao, kung sakim lang si Abram, siya ang unang pipili at sasabihin ni Abram, ito ang aking pipiliin doon ka sa bandang iyon. Total, ako naman ang kinausap ng Diyos at pamangkin lang kita. Subalit hindi yun ang ginawa ni Abram. Ang ginawa ni Abram ay si Lot ang pinapili kung saan nito gustong manatili. And of course, pipiliin ni Lot ang matabang lupa. Pinili niya ang kapatagan. At ang kapatagan na iyon, nandoon ang lunsod ng Sodoma at Gomora, kasama doon sa pinili ni Lot. At alam natin ang dalawang lungsod na ito. Alam natin na ito'y susunugin ng Diyos dahil ito'y pinaninirahan ng mga masasamang tao. At alam natin na ang mangyayari dito'y si Lot lang at ang kanyang angkan ang maliligtas. At walang magawa si Abram dahil yun ang pinili ni Lot. Tiningnan ni Lot yung mga material na bagay na alam niyang ito ang mas lalong magpapayaman sa kanya. Kaya pumunta sa bulubundukin si Abram na kung saan ito ang lupain ng Kanaan. Subalit tingnan niyo po, pagtalikod ni Abram, muli siyang kinausap ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos? Ano ang sinabi ni Yahweh kay Abram? Nakikita mo, tingnan mo ang iyong kanluran, tingnan mo ang iyong silangan, tingnan mo ang iyong timog. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Maliban doon sa pinili ni Lot. Dahil ito ang pangako ni Yahweh kay Abram. Magkakaroon siya ng lupain na para sa kanya. At ngayon ay parang walang hangganan ang lupain na ibibigay sa kanya ng Diyos. At pagkatapos sinabi ni Yahweh, tumungo ka,
Tingnan mo ang buhangin, mabibilang mo ba yan? Magiging ganyang kasing dami ang salit-saling lahi na manggagaling sa iyo. Dahil ito rin ang pangako ng Diyos sa Kanya, lupa, angkan, at ang ikatatlo ay ang pagpapala sa Kanya. At alam natin kung ano ang pagpapala na ito. Ito yung pagkakaroon ng anak ni Abraham, na kung saan hindi sila magkaanak ng kanyang asawang si Sarai. Subalit ipagkakaloob ito ng Diyos later on, at natupad ang lahat ng pangakong ito ng Diyos. Subalit alam natin na dumaan muna si Abraham sa makipot na daan, hindi doon sa maluwag na pintuan, sa maluwag na daan na siyang sinasabi ng ating ebanghelyo. Dahil ang sabi nga dito ay, ang maluwag na daan, ang maluwag na pintuan ay patungo sa kapahamakan, samantalang ang makipot na pintuan ay patungo sa buhay. Marahil ang panawagan sa atin ng ating Panginoon sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng mga difficulties, problema sa buhay, struggles, ang lahat ng ito'y mayroong katapusan kung atin lamang po isasaalang-alang, at kung ang lahat ng itong ating naiinkwentro ay iniaalay natin sa Diyos, magkakaroon po ito ng kaganapan later on sa Kanyang kalooban, sa Kanyang natatanging panahon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang makipot na pintuan ay nagbibigay sa atin ng kahirapan, kaya nga sabi nga po ng isang manunulat, ito'y maituturing nating pintuan na kung saan ay kaakibat ay krus. Paghihirap, pagsasakripisyo, mga problema. Subalit ang maluwag na pintuan ay nandoon lahat, ipagkakaloob sa inyo. Kaya nga parang sinasabi sa atin ng ating Panginoon ngayon, it is a matter of choice kung ano ang ating pipiliin doon sa makipot o maluwang. Ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, inaanyayahan tayo ng Diyos na nawa mapili natin ang makipot na kung saan ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Bagamat pansamantala, for the meantime, mayroon po tayong paghihirap, mayroong mga problema, subalit hindi naman ito ang permanenteng buhay natin, kung hindi naglalayon ito patungo doon sa permanente na parang talaga sa atin, na inihanda sa atin ng Diyos. Ang lahat ay temporary lamang. We are just passersby on this earth. Ano? Walang mananatili dito sa mundong ito. Lahat po tayo ay mawawala. Ang sa atin, ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, ang buhay na ating haharapin sa buhay sa kabila, na nawa ito po ang ating mapaghandaan. Sabi nga po ng Spiritual Father, ang buhay na ibinigay sa atin dito ay paghahanda lamang, paghahanda na kung saan kung papaano natin pinaghahandaan sa temporary na buhay na ito, ang permanenteng buhay na nakalaan sa atin. Kaya nakadepende din po kung papaano ibibigay sa atin ng Diyos ang langit na tahanan, ang buhay na walang hanggan, kung papaano natin pinaghahandaan ang pansamantalang buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Hilingin po natin ngayon, gawa nung ginugunita din po natin ngayon, ang ina ng laging saklolo. Hilingin natin sa mahal na Birheng Maria na naway pangunahan po tayo, kagaya ng kanyang pagsunod sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, pagsunod sa kalooban ng Diyos, na naging sanhi para siya maging nilalang na walang kaparis ang ating mahal na ina. At siya'y nagmana ng langit, kaya nga siya'y iniakyat sa langit dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito nawa ang ating masundan, ang pintuan na makipot na dinaanan din ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya naman, nagtatamasa ngayon ng buhay na walang hanggan ang ating mahal na ina. Sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, nawa sa ating taimtim na pagdalangin
sa ating Panginoong Hesus. Naway magabayan ang bawat isa na tunay na madaanan natin ang makipot na pintuan, hindi ang maluwag na pintuan. Amen. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busulo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kung hindi kayang lumuhod, e manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tubos mo tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpagkabuhay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala.
kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang iyong Espiritu
kalayaanin at pag-ibig. Panginoon, kami iyong palakasin. Lumalapit kami sa iyo. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan,
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito'y mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and pre-parking area dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilyanan ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 22 ngayong tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat at ating gagawin ngayon ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyayarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mulati tayo, kanyang pagkalinatabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.